kulang. Minadali at kulang-kulang, ganyan inilarawan ng abogado ni Senador Juan Ponce Enrile ang investigasyon ng DOJ na naging basehan ng pagsasampa nito ng reklamong pandarambong laban sa Senador kaugnay ng pork barrel scam. Ayon nga sa kanyang sariling statement ay nakahanda siya makipagtulungan sa investigasyon ng ombudsman at malaki ang tiwala niya sa ombudsman. Bagamat nalulungkot siya sa minadali at kulang-kulang at hindi patas na investigasyon ginawa ng DOJ. Bukod kay Enrile, sinampahan din ng DOJ ng reklamong plunder sina Senador Bong Revilla, Senador Jingoy Estrada, dating Masbate Congresswoman at ngayon Masbate Governor Rizalina Siachon Lanyete at dating APEC Party List Congressman Edgar Valdez. Nahaharap naman sa reklamong malversation, direct bribery at graft and other corrupt practices sina dating Agusan del Sur Congressman Rodolfo Plaza, dating Congressman Samuel Dangwa at dating Cagayan de Oro Congressman Constantino Haraula. Ang negosyanteng si Janet Lim Napoles, inireklamo ng plunder, malversation at corruption of public officials. Kasama rin sa reklamong 15 dati at kasalukuyang opisyal ng mga GOCC na dawit sa pork barrel scam, 6 na presidente ng mga NGO na konektado kay Napoles at 8 staff na mga mambabatas, kabilang ang dating chief of staff ni Enrile na si Jessica Lucila Gigi Reyes na napabalitang umalis na ng bansa. Sabi ng abogado ni Enrile, kung anumang memorandum of agreement ang pinirmahan ni Reyes na nag-divert ng PIDAF ni Enrile sa mga NGO, walang kinalaman si Enrile roon. Hindi rin daw niya naging staff si Ruby Tuason, isa sa mga dawit sa reklamo. Naka-confine sa Makati Medical Center si Enrile mula pa nitong Sabado dahil sa hirap sa pag-ihi. Sina Estrada at Revilla, kapwa ng nanindigang wala silang kasalanan at haharapin nila ang reklamo. Sinusubukan pang kunin ng GMA News ang panig ng ibang mambabatas na dawit sa reklamo, maging ang panig ng mga opisyal ng dawit na GOCC. Ang ombudsman hindi muna maglalabas ng dokumento o magpapaunlak ng panayam tungkol sa merits sa reklamo para hindi maimpluwensya ng investigasyon. Pero maglalabas pa rin sila ng mga nangyayaring development sa tamang panahon. Samantala, ngayong inirekomenda na ang pag-aalis ng 25.2 billion pesos na PIDAF na mga mambabatas sa 2014 budget at paglalaan na lang nito sa ibang sektor gaya ng edukasyon at infrastruktura, plano ng Kamara na paghati-hatian ng mga mambabatas ang dating PIDAF na ilalaan sa infrastruktura. Yan ay para matugunan ang pangangailangan pang infrastruktura ng kani-kanilang mga distrito. Ayon kay House Speaker Feliciano Belmonte, 24.5 million pesos na pondo sa proyekto ang planong ilaan kada mambabatas. Ililista raw sa General Appropriations Act ang detalye ng mga proyektong ito. Sa kabila niyan, tutol dito ang tinagurang independent block ng Kamara. Maituturing pa rin kasi itong pork barrel dahil kontrolado pa rin ng mga mambabatas kung saan mapupunta ang pondo. Ana Marie Balane, Fuduranan, GMA News.